Those who never ask will never learn, and those who never learn will never earn. Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, weekend, Sunday, no? Yung intro natin, yan ho ay sinyales, no? Na itong segment natin ay tanungan portion. Isang tanong, isang sagot. So sasagutin po natin yung mga tanong ng ating mga Patreonatics, Titonatics, Ditonatics, yung mga TVC subscribers po natin all over the globe ay sasagutin natin yan para magkaalaman na. Yun eh, no? Mga titos and titas. Pero bago yan, magkaroon lang po tayo ng very short prayer. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen. Ayan, mga titos and titas, yung mga bago lang po dito sa channel natin, ito pong Tito Vlogs ay channel about the stock market na kung saan ay sineshare po natin yung ating 12 years of experience, no? Sa pamamagitan ng mga Tito Moves. Ayan, kaya ho itong channel namin, parang ganito lang, kwentuhan style, parang nakatambay lang tayo. Kaya dito ho, konti lang ho ang matututunan nyo dito na technical analysis, no? Yung fundamental analysis ay mas konti ho, mas konti ho yan. Oh. Pero mas marami ho dito yung practical analysis, yung kwento lang. Oo, yung experience nga natin eh, no? Yung mga pains and gains ng 12 years ay sineshare natin dito para naman yung mga titonatics natin ay hindi na maulit. Oho, wag nang ulitin yung pagkakamali ni Tito Vlogs. Pero hindi po ito ang simula. So kung magsusubscribe po kayo, i-click nyo lang yan, yung subscribe button at saka yung sana all para ma-notify kayo dun sa ating opening bell live, especially bukas. Ha? Maganda ho yan. Ha? Rambu lang bukas dahil listing date ng MM. 9:20 ho yan to 10 a.m. Every Monday to Friday. Live stream tayo. Live stream. Meron ho tayong ginawang mga starter kit din. Yan. Playlist ho na yan. Dyan ho ang simula para makahabol ho kayo dito sa ating tambayan. Pero kung nagmamadali naman kayo at gusto nyo na kagad na makahabol, meron hong shortcut ha. Dun ho sa ating webinar na gaganapin ngayong June 26 to 27. Nandyan naman ho yan dun sa facebook.com/titovlog77. Nandyan ho yung link, no? Pero ipopost ko rin ho dito sa comment section. Ayan. Yan ho yung shortcut. Oo, kung nagmamadali na kayo, gusto nyo na makahabol sa kwentuhan, dun na ho kayo, diretso na kayo sa shortcut. At kung gusto nyo naman, no, yung parang inaalalayan kayo, oo, dito sa, lalo na yung mga bago lang, no, gusto nyo ng medyo may konting alalay, dun po sa patreon.com/titovlogs. Ayan. Ha? So sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong pasalamatan ano yung mga solid patreonatics natin. Nagustuhan na din yung tambayan dun sa kabila eh. Ayos po ba? Thank you po Tita Christina, Tito Jay, Tito Anthony, Tito Gian Aldrin, Tita Leira, and Tito Juvet Ivan. Ayan. Maraming salamat po mga titos and titas sa inyong pagsuporta dito sa ating TVC. Diyan sa Patreon talagang kumbaga ay akayan. Yun ang datingan diyan eh. So sige po, simulan po natin itong ating tanungang portion itong Ask Tito Vlogs. Ayan ho. Simulan natin dito sa unang tanong. Galing kaya tita ba to? Chuzlay, Larabak. Ang tanong ni tita ay ito po, sabi niya. Hi po tito, good PM po. Tungkol po sa JFC, ano po sa tingin nyo bakit si Public Sec na broker ay nag-buying spree? Aba, nag-buying spree, ha? Oo, mukhang takot maubusan ng manok. Tanging ko, ganun. Ganun ang lagayan, eh. No? So, ang dami daw volume, eh. Oo, halos 53% ng market ay kalahati daw ng traded ay binili ni Public Sec. Oo, namakyaw ng Chicken Joy. Hindi ko alam kung kailan ito, eh. Pero last week ko ito, sigurado ko. Yung mga ganyan, ho, no?
yung namamakyaw ng shares ay probably no mga titos and titas ay may nakikita silang maganda na doon sa company. As you will notice last week ay sinilip natin yung chart ng JFC no. Nakakita nga ho tayo ng higher low. Oo. Kaya nakita natin na baka kasi tapos na yung dumping eh. O baka nagsawa na yung mga bumigay na yung mga naipit. Oo, nalaglag na. Eto, pasok naman sila. Pasok naman itong mga to. Nag-iipon na. Oo, nag-iipon na siguro. Simula na sila nag-iipon. Probably, they see that the price is now cheap for them. Oo, diba? Kaya namimili na sila. Bantayan nyo po no kung saan presyo namimili. Yun ang importante dyan eh. Kasi, kumbaga, eto, yan ang mga matatagal magbudega. Yung mga ganyan, ha? Oo. So, yan mga budegero yan, na solid. Oh. Pagka magbudega yan, linguhan at buwanan. No? Talagang matitindi yan. Oo, yan po. So, babantayan nyo rin po yan. Ano? Tama ho yan. Maganda ho yung naispatan nyo. Ha? Ang galing-galing umispat ni Tito. Next question. Galing kay Tito Pip, sabi niya, Tito, ano po yung sinasabing cross-trade? Holder po kasi ako ni Tech, ang sabi sa mga post sa Investagram ay nag-cross-trade daw si Abacus kay Tech and they are treating it as a good sign. Sana makapagbodega sa Tito Moves natin. Ayan, sana makapagdagdag daw ng Tito Moves. Ayan, oo. Yung mga cross trades po, mga titos and titas, usually, yan ho hindi lang naman nangyayari sa mga large transactions. No? Yan nangyayari ho yan sa broker to broker. So, parang mabilis ang trade yan eh. Kumbaga, from one owner to another owner using the same broker. Pero pinadaan pa rin sa exchange, kaya lumalabas, cross trade. Madalas ho nangyayari yan, mga titos and titas, dun sa mga... lalo na sa call no kasi sa call ho ang dami hong traders no na the call kaya minsan may advantage din alam niyo ho kung bakit kasi pagka nakaabang ka for example buying ka ha at let's say sa pila pang 200 ka sa pila for example nakita mo ho, pang 200 yung post mo doon sa pila okay tapos ay nagkakabigayan pakunti-kunti nagkakabigayan. Kapag ka-who call, papansin ninyo, pagka call ho ang nagbato, ang nakakasalo kadalasan puro call. So minsan kahit pang 200 ka, pero sa call naman ay pang 50 ka lang. Pagka nagbato yung call, nauna at umabot ng 50 yung binato, ay madadan ka agad. Yun ang maganda. Kumbaga, dan ka agad yung buying mo. Kahit pang 200 ka, 50 pa lang yung nadadan. Kumbaga, nauuna ka sa pila. So, isang sample po yan ng mga cross-trades. Pero eto pong nabanggit ni Tito Pip, tungkol nga dito sa tech na cross-trade, ay kung may volume po ang isang cross-trade, malamang ay nagkakaroon ho yan ng change of ownership. Kumbaga, nagpapasahan. Ikaw naman dito. Ikaw naman ang driver. Ganyan eh, no? Pagod na ako magmaneho. Ikaw naman ang magmaneho. Ganyan. Either in a form of investment din po yan, mga titos and titas. Kasi, for example, isang director or isang investor, yun nga, napagod na magmaneho. Oo, matapagod na magtulak. Ikaw naman magtutulak. So, ipinapasa niya yung shares doon. Ano? So, either yun ho yan is a form of investment. Kung pwede ho din natin tignan na ganun. O kaya, yun nga, napagod na mag-drive. Iba naman ang pagdadrive-in. Ayan ha, Tito Pip. Galing naman po kay Tito Japes. Tito Japes, sabi niya, Tito, meron po ba kayong content kung paano mapadali pag-screen ng bibilhin nating stocks? Opo. Tito Japes, ay wala po eh. Wala po tayong, actually wala po akong process kung paano mag-screen. Yung kumbaga yung definitive process, ano? Yung alam ko yung mga iba na traders, no? Gumagamit po niyan, yung kung paano i-screenin yung stock. Usually ho kasi yung hong pag-i-screen talagang mahirap na proseso ho yan oh. Yung pag-i-screen dahil napakarami talagang stock eh, no? Mga titos and titas kung talagang ikaw ay high frequency trader ika nga oh. So eto kasi usually ang nangangailangan ho nito ay yung mga day traders oh, yung mga momentum traders mga titos and titas si Tito Vlogs ho ay position trader eh. Oh, kaya konti lang ho talaga yung ini-screen natin stocks oh. Yung mga
tingin natin ay hindi naman worth it silipin, hindi ko na po sinisilip. Oh. Ni chart, hindi ko na tinitignan. Oh. Kasi pagka wala namang kwento, tas wala naman din kwenta yung stock, hindi ko na pinag-aaksayahan ng pansin. Eh. Sa totoo lang, ano, based on experience din ho kasi, mga titos and titas, nung tayo ay bago lang, sinubukan din natin niya mag-day trade, mag-momentum trade, pero kaduluduluhan, nauwi ho tayo sa position trading, which gives us a very good income, profit, hindi ma income, ano, profit, kaya nga doon sa kwento natin, paano natin nabayaran itong ating housing loan. Dahil nga ho yan, sa pagiging position trader natin, sa momentum ho kasi, tsaka sa day trading, hindi bagay sa akin hindi bagay dahil tayo ho, hindi naman full-time trader, may negosyo tayo, so hindi ko nababantayan. So I decided to be a full-time a position trader instead of momentum trader. So yan ho, ginagamit po yan Tito James no, ng mga momentum day trader yan yung mga magi-screen sila kahit na nga wala pang masyadong kwento o kahit na nga yung mga basura stock pwede gusto nilang laruin basta nakaporma ho yung chart yung titignan nila sa daily, titignan nila sa 4-hour charts o sa 5-minute charts, so sinisilip nila yan. Tayo ho, medyo nanawa na ako, nanawa na, kaya konting-konti na lang yung sinisilip natin, yung talagang worth na budigahin. Ayun. Galing naman kay Tita Maria Teresa Santa Ines. Sabi niya, Tito, paano po mag-join ng Patreonatics? Ayan, interesado si Tita. Gusto rin bumudega ron sa kabila. Tita, nandiyan po yung link ano ni ilalagay ko ho dito sa comment section at saka sa description section. Ayan ho ay www.patreon.com/titovlogs. Ayan pagpunta niyo ho diyan ay masisilip niyo na kung paano mag-join. Para ka namang nag-join lang ng Facebook niyan. Magsa-sign in ka lang din at gagawa ka ng username at password mo. Ganun lang po yan, Tita. Ganun kadali lang. Ayan. Kaya po ano kung maimbitahan ko na kayo. Kayo na mga Tito Natics po natin na gustong sumilip din dyan ay silipin nyo na po. Samahan nyo si Tita Maria Teresa. Okay. Galing naman kay Tito Sunny Te. Sabi niya, Hello po, Tito Vlogs. Good evening. Ask ko po tungkol sa increase in authorized capital stock of Dito to 40 billion from 2.8 billion. Makakaapekto ang price value ng Dito? Siguro tanong niya, makaka-apekto ba to sa price ng Dito or sa value ng Dito? Tito Sunny, ganito ho kasi yan. Ano? Siyempre, dun sa value, pagka ho kasi ginawa mong 40 billion, ano? Kasi based ho dito sa recent disclosure ng Dito, ang sinasabi nila dito na na-approve na nung kanilang board of directors yung kanilang plan to increase yung kanilang stock no from 2.8 billion to 40 billion. Okay. So definitely pagka tapos ang ano pa doon ang isa pang sinabi nila doon at a minimum price of 1 peso. Ibig sabihin minimum ha, pinakamababa ho piso. So ibig sabihin pagka in-increase ho nila ng 40 billion yan. So kung ang current value ngayon ng Dito ay let's say 10 billion at yun sa price ho niya na ano ba price ngayon? Parang 275 ba? 260 o mga ganon. No? Let's say sabihin na natin no, na 12 billion ang value na ni Dito ngayon at the current price. No? So pagka nagdagdag ho sila ng 40 billion na shares no, ng Dito at a price minimum nga daw ng, na 40 na piso, ibig sabihin madadagdagan din ho yung value ng Dito ng 40 billion. Di ba? So i-add mo ngayon 'yan, yung sa piso. Okay. Pero i-multiply mo pa rin 'yan doon sa current price. Kaya talagang tataas ho yung value. Ito hong exercise na to ay exercise ng capital, tinatawag dito ay capital raising . So may mga iba't ibang form ho na alam ko na na-explain ko ho ito dun sa isang mga vlog na rin natin ano, yung iba't ibang form ng capital raising na pwedeng gawin nitong si Dito. So in terms of price naman, kung makakaapekto po sa price, opo, makakaapekto po sa price 'yan. Kasi unang-una, syempre, dadami yung shares. Alam nyo naman, pagka dumami yung shares, ano nangyayari? Law of supply and demand lang yan, no? Diba? So,
pwedeng bumaba po yung price pagka dumami na yung shares. Oo, pero hindi pa po yun yan. Oo, baka naman na sasabihin nyo, bababa na yung presyo. Wala pa po yan. Ibig sabihin, hindi pa naman pinapasok yung 40 billion shares. Hindi pa nga natin alam actually kung anong paraan nila ipapasok yan. Private placement ba yan? 2PO ba yan? Yung secondary public offering na tinatawag? So, may mga iba't ibang paraan ho. So, antabayanan ho natin yan kasi catalyst din eh. Catalyst din ho yan para sa pag-akyat ng presyo. Ha? Oo, kasi syempre, to attract investors. Diba? Ganito ho yan eh. No? So, para naman masabi ng mga investor na magandang investment andito. For example, halimbawa, private placement. Edi, sasabihin ng management nandito dun sa isang malaking fund, no? O kaya sa isang malaking investor. Sasabihin niya, ay tito, dito ka na, ilagay mo na dito yung, ipark mo na nga muna dito yung 1 billion mo. Oo, yung 1 billion mo, oo, pepresyohan ko lang ng iba-value natin yan ng 1 peso per share. Pero, ang current share price nandito ngayon ay nasa 2 pesos na. Aba, edi maganda, di ba? Oo, yan yun. Yung mga ganyan yan, mga ganyang usapan yan. Edi, ibig sabihin, oo, kung ako nga naman si investor, di ba? Edi, pwede na kasi tubo ka na kagad. Although, syempre, may mga terms and conditions pa rin yan, ha, mga titos and titas. May mga nakapaloob dyan eh. Oo, na, hindi mo pwedeng ibenta at ganito, ganyan-ganyan. So, may mga ganun ho yan. So, magandang catalyst ho yan, kaya aabangan natin. Napakarami pang catalyst nito si Dito. Oo, Tito Sonny. Galing naman na kay Tito John Antiquera, sabi niya, Tito Vlogs, napanood, na-approve na po ba itong increase? Aba, tungkol sa Dito rin to. Kailan po magiging 40 billion ang Dito? Bababa kasi ang price ng Dito if ever, aba? O, alam ni Tito John, no, yung law of supply and demand. Ayos ha, Tito. Ayos pala eh, no? Wala pa po eh. Yun nga po, wala pa po ito. Hindi pa nga rin po alam kung anong paraan sila mag-i-increase ng kanilang shares. Ayun, wala pa. Abangan pa natin yan. Maganda na. Patagalin nyo muna. Dribble. dribble muna bago shoot. Bukas, pagbigyan nyo muna si MM, ha? yung mga Dito Natics, ha? Huwag nyo munang agawan si MM ng spotlight, ha? Dribble muna tayo bukas. Galing naman po, I think sa Patreon ito. Patreonatics natin ito. Sabi niya, okay po bang mag-sell na muna? Dito rin ito tinatanong niya. To secure the few gains and magtitira po ako ng 1/4 sa existing investment to roll. Dito, sabi niya. 2.41% na lang po kasi ang gain nito and medyo malaki na kapasok kaya kinakabahan ako, Tito. Thank you so much. Oho, ito ho yung isang Patreonatics natin. Ito ho kagandahan. Ano? Pagka naandong kayo sa Patreon, talagang alalay, akay. Kumaga, akayan eh. Aha, yun ang kagandahan dito sa Patreon. So, senior ko na rin ho sa inyo ito para alam na rin nung iba, no, ng mga Tito Natics natin kung paano ang diskartihan. So, ito po si Tito natin ay up lang daw siya ng 2.41 at the current price nandito. So, probably kakapasok lang. Kasi kakapasok niya lang. Hindi siya nakapagbodega doon sa unang playbook natin. Oo, yung 2 peso to 240 na bodega stage natin. Okay, so probably nung pumasok siya, pagkita niya doon, uy, may playbook 2.0 si Dito. Oo, sa pagsilip niya, pasok pa rin naman. Pasok pa rin naman po, Tito, yung presyo mo doon sa playbook natin. Yun nga lang, palagay ko ay medyo na-excite ka. Oo, baka na-excite ka, Tito, dahil naparami bili mo. Oo, yan. Kaya nga medyo kinakabahan. Mga titos and titas, ito ho ang lagi nating stand eh, no? Sa mga ganito. Kaya ho tayo lagi nating ina-advocate, no? Yung magbodega tayo ng tama. Ano ba 'yan? Normally 20% ano, bodega initial. Oo, tapos dagdag tayo as we feel na komportable dun sa stock, sa galaw ng stock. Okay, ganun po 'yan. So pagka naparami ho talaga yung bili nyo, kakabahan kayo. So Tito, eto po yan. Ang pwede nyo pong gawin dyan is to reduce your holding into a comfortable level, Tito. O, kung saan yung comfortable ka lang. Oo, kasi mahirap talaga. Naranasan ko na yan. Believe me. Ganyan din ho ako sa inyo dati. Nabiktima rin ako ng FOMO. O, kahit nung mga panahon na yun, hindi pa uso ang FOMO. Dahil ngayon nga lang pang millennial yan. Si Tito Vlogs, pilennial.
Oo, eh yun nga ho, nabibiktima ako ng FOMO. Unang bili ko lagi, minsan 50% minimum o kaya minsan 100% kagad unang bili, tapos paakyat ano. So hindi ako dati marunong magbudega eh. So nung natutunan nga ho natin 'yan, 'yan tinuturo natin. 'Yan yung ating gustong i-share sa inyo. Oho. So Tito, yan po, ganyan ho talaga, normal po ang inyong nararamdaman. Hindi ho abnormal yan, normal ho ang nararamdaman nyo na kinakabahan kayo. Ibig sabihin ho, mga titos and titas, pagka kinakabahan ho kayo, pagkabili nyo ng isang stock, kinakabahan kayo, parang may mali. Ibig sabihin ho nun, may mali ho talaga dun sa ginawa ninyo. So either hinabol nyo ho yung presyo ng stock or masyadong marami yung binili nyo. Okay? Kasi kahit naman hinabol nyo, pero test buy lang, konti lang, bodega lang, di ba? Hindi ho kayo masyadong kakabahan. So Tito ha, ayan ho, bawasan natin ng konti. Bawasan nyo po ng konti. Tapos siguro yung pagkakape, bawasan din. Ganun eh, biro lang ho. Biro lang Tito ha, biro lang po. Next po, galing po kay, eto, galing na naman sa Patreon, sabi niya, "Hi Tito, tanong ko lang po kung anong oras opening at closing ng stock market." Oo, parang bagong-bago lang ito si Tito no, from Patreon. Ang stock market po natin, ang normal opening hours po niya ay 9:30 talaga siya nagbubukas. Pero may tinatawag nga ho siya na pre-open. Oo. Yung pre-open, ibig sabihin, pwede ka na hong mag-place ng order mo sa araw na yan. Okay? Pero habang sarado pa yung market. Okay? So pre-open. Kasi pagka-close ho yung market, hindi ka pwede mag-place ng order. Ang mangyayari sa'yo, off-hours order dun sa broker mo. Ibig sabihin, si broker, ipipila niya na pag off-hours order, pagka sarado yung market. Pero pagka open na ho yung market, like for example, this one, pre-open. Okay, so ipipila na ni broker. Ay, sorry, diretso ka na sa market. Maipoposte na kagad yung iyong gustong gawin. Either you are buying or selling. Maipoposte na kagad. So pre-open po, that's 9 o'clock ang start. And then opening is exactly 9:30. Yan yung kalimbangan ng bell. Kaya bukas ha, abangan natin yung pagkalimbang ni Tito Injap. Ewan ko lang kung pwede na kumalimbang eh. Abangan natin yan sa live ha. So ang closing naman po, Tito, ngayon ho ay dahil nga nagka-GCQ tayo, ay ang closing ay 1 p.m. po ang closing. Okay? Pero sa normal po na situation, ang closing ho niyan is 3:30. Okay? Nagkakaroon lang ho yan ng break time ng 12 o'clock to 1:30. Kumbaga humihinto pagdating ng alas 12, kain na. syempre kumakain din yung mga broker eh. Magugutom, matotom goods din yan. Baka mamaya magbagsakan yung mga stock na hawak niya pagka nagutom niya. So 12 o'clock ho to 1:30. Nag-halt ho yung trading, nag-i-stop, nagre-resume ho ulit ng 1:30 hanggang 3:30. Tapos ho, sarado na. Sarado na ang stock exchange. Ang trading. Okay. Next po, galing uli sa Patreonatics natin, sabi niya, ask lang na Tito regarding sa MM, paano makabili sa Monday? May available pa ba if fully subscribe na? And sino mag-sell sa Monday ng shares? Company po ba or traders din na bumili? Salamat po. Ayan Tito, opo, yung mga bago lang po no dito sa IPO, yung first time ninyong bumili ng IPO or makakapanood ng IPO, opo. Bali pagka nag-list na ho kasi ang isang company like for this case sa si MM, pag-list ho niya tomorrow sa stock exchange ay tradable na po yung shares niya. Okay? So ang pwede na ho kayong bumili sa stock exchange. Ang nagbebenta ho niyan ay yung mga nakabili rin ho ng IPO price. Kasi syempre kailangan gumalaw yan eh. So yung mga brokers na may hawak, na may allocation, yung mga local small investors na katulad natin, no, kung trip na nating ibenta, so pwede nang ibenta. Tapos may mga buyers na rin, ano, yung mga hindi nakabili ng IPO, yung mga gustong magdagdag. Ayan, so pwede na sila magbenta. So normal stock na ho ang turing dyan pag listed na siya. Kung paano ho kayo bumibili ng regular na stock, eh ganun na rin ho ang turing dyan. Ngayon, kung gusto nyo malaman kung paano ang the moves bukas ng umaga, kung halimbawa meron kayo nyan o balak nyong bilin nyan, silipin nyo po dun sa patreon.com/TitoVlogs yung ating playbook. Okay, eto po, galing na naman sa Patreonatics natin. Hi po Tito, tanong ko lang, sa Bitcoin, kung saan po maganda magbodega? Meron pala ako nito
nung worth 100k pa lang. Aba, aba, tito, ayos yung bodega mo, ha? 100,000. Ngayon ho ay nasa 450 na yata ang Bitcoin eh. So meron daw siya nasa worth 100k pa lang pero nakakalimutan na niya. Aba, maaga nagbodega si tito, ha. Pero maliit lang naman daw ang naiwan niya doon at gusto niya sanang magdagdag. Pa-advice po sana. Thank you, tito. Ayan. Oho, ito hong Bitcoin, kung mga napanood nyo yung mga few vlogs natin dito, sabi ho natin, alkansya ang style natin ng pagbubudega rito. Hindi siya parang stock, ano? Hindi ko ho tinuturing na parang stock. Ito, long-term bodega talaga. Kaya, since 2018, nabanggit ko naman, since 2018, ay nagbubudega na ho tayo nito. So, para sa akin ho, para sa akin lang, anything below 20K is a buy. Bodega, yan ang bodega. Kasi napaka-volatile eh. Hindi ko pwedeng sabihin niya, anything below 10K o 8K, bili ka, 3K, bili ka. Hindi mo masabi, talagang volatile pa ngayon eh. Dahil nga, ang konti pa lang ng nagbubudega. Yan ang maganda rito. Oo, mauuna tayong magbudega. Basta anything po below 20K is a bodega for me. Paglagpas ho ng 20K yan, ay malamang ay karambola na yan. Oo, kung, kasi inaral natin yan eh. Inaral natin yung mga galaw nito simula ho nung nung 10 years ago. Kasi 10 years pa lang naman ang Bitcoin. Kung paano ho ito nagpaparabolic. Oo, ay malulula ho kayo. Kaya yun nga, anything below 20K, tito, alkansya style lang. Ibig sabihin, hulog konti-konti, barya-barya. Hulog lang tayo dyan, ha, mga titos and titas. Ayun, eto, tanong din ni Tito Alresaint tungkol sa Bitcoin. How much po 1 Bitcoin to peso? Parang ngayon, 475,000 isang Bitcoin, ha, tito. Oo, isang Bitcoin, 475,000. Eto ho maganda dyan, ha, para ho magkaroon lang ng konting linaw. Baka ho kasi magkaroon ng misconception. Baka akalain ho, yun nga eh. Baka akalain nyo, parang stock ito, yung isa, isang katumbas ng isang share. Oo, hindi po ganun, ha. Ang bilihan ho ng Bitcoin ay per satoshi lang. Ang satoshi ho ay yan ho yung katumbas ng cents natin sa peso natin. Oo, kumbaga, kung peso natin may katumbas na sentimo, 'di ba? 2 digit 'yan eh, yung sentimo natin is 2 digit ano. Sa Bitcoin ho, oo, may digits din ho 'yan. Pero I think 7 or 8, I think ilan ba 'to? 7 digits eh. Oo, 7 digits ho yata 'yan o 8 digits yung katumbas na Bitcoin. Basta ang isang Bitcoin ho is composed of 100 I think 100 million satoshis. 100 million satoshis ang katumbas. Oh, teka, i-research ko mabuti para mapakita ko, masagot ko ho ng tama ito. Ayun, tama nga, 100 million nga. Oho. So, ang isang Bitcoin ho is composed of 100 million satoshis. Kung ating humpiso ay katumbas ho ng 100 cents, ibig sabihin na 100 cents ho is equal to 1 peso, ang 1 Bitcoin ho is equals to 100 million satoshis. Okay? So, ang bilihan ho is satoshi lang. Okay? So, pwede ho, kaya sabi ko, alkansya, hulog, konti-konti eh. Pwede ho kayong bumili ng 1 satoshi, 2 satoshi, 10 satoshis, 20 satoshis, 100 satoshis. Kasi nga, 100 million ang katumbas eh. Gets nyo ba? Gets nyo ba? Kaya huwag ho kayong malula dun sa presyo. Huwag nyo tingnan as 1 Bitcoin. Satoshi lang ho. Alkansya ho ito. Alkansya ho, hulog, konti-konti. Kaya para sa akin, hindi pa ho yan ganun kamahal. Ano? Para sa akin lang ha, para kay Tito Vlogs lang, hindi pa ho ganun kamahal. Imagine ninyo, in the future, kung ito ang magiging form of money natin. Oo, ang kwentuhan natin dito, hindi na Bitcoin ang bayaran natin is satoshi. Halimbawa, no, bibili ka ng load. Pa-load nga sa tindahan. Pa-load nga ako. Let's say ang katumbas ng Anli for 1 month. Ang Anli for 1 month ay katumbas ng 3 satoshis. Ayan, ganyan ang ang bilihan yan in the future. Ganyan ko nakikita eh. Wala nang peso-peso, wala nang dollar. Bitcoin na, satoshis na usapan. Tapos tingin ko rin, ikwento ko na rin, tingin ko rin, magkakaroon ho ito ng parang ecosystem eh. Magkakaroon ito ng per category, magkakaroon siya ng ecosystem. For example, ito nakita na natin, nagsisimula na.
For example, sa Lazada at saka sa Shopee, no? Sa Shopee meron na silang tinatawag na Shopee Coins. Ah, 'di ba? So may sarili ni silang ecosystem. Yung Shopee Coins na 'yon, naiipon mo 'yon sa loob ng Shopee account mo, na pwede mo na ring ipam-purchase sa Shopee. Okay? Yan. So, yun. Isang ecosystem na ho yun, mga titos and titas, ha? So, pwedeng maging ganun ng palitan, eh. Halimbawa, gusto mong pumasok sa ecosystem ng Shopee, bibili ka ng Shopee Coins. Ang magiging exchange rate, let's say, ang isang Satoshi katumbas ng 10 Shopee Coins. Ganyan. In the future, ha, pwede maging ganyan, ha, mga titos and titas. Diyan ho natin nakikita to. Kaya na-excite ako. Na-excite ako dito sa Bitcoin. Kaya kahit papano, ayaw natin magpaiwan. No? Ayaw natin magpaiwan. Kasi eto nga eh. Eto yung, kumbaga, ang nanay ng lahat ng altcoins. Ayan. Speaking of altcoin, eto. Tanong ni Tita Rose. Oo. Deep Yanko, sabi niya, good PM po, Tito. May idea po ba kayo regarding new crypto na BTCV, Bitcoin Vault, sabi niya. Actually, nung tinanong po sa atin ito ni Tita Rose, ay sinilip ko rin kasi wala akong idea. Uh-huh. Kaso nga lang, ho, Tita Rose, itong BTCV ay isa hong uri ng altcoin. Ayan, nabanggit ko na altcoin. Yo. So, kasi sabi natin, ano, Bitcoin ay yung nanay, yung kumbaga a mother of all, yan. Tapos meron hong mga iba't ibang klaseng coins na hindi naman mother. Ang tawag ho sa kanila ay mga altcoins. Uh-huh. So yung mga altcoins ho na to, so ito nga yung sinasabi natin na may sarili silang ecosystem. Katulad ho dito, katulad ho nito, itong Bitcoin Vault, isa ho itong altcoin. So, marami hong klase ng altcoin. Oo, nagkalat ho yan, iba't ibang klase. Oo, ngayon, mukhang ito, bago lang to. Bago rinig ko lang ito, itong BTC Vault. Usually, mga titos and titas, nung during the time na nag-run ng Bitcoin to 20K, naglabasan ho itong mga altcoins. Ito ho ay, ano na to, kumbaga ginawa na, kinreate na ng mga individuals or corporation using a white paper. Oo, kwento lang. Yung white paper, kwento lang. Kinwento lang nila. Ito ho ang balak namin. So, parang nag-IPO rin sila. Pero ang tawag nga doon ay ICO. Initial Coin Offering. So, nagkakaroon ho ng ganyan. So, white paper lang. Okay. So, balak nila na ito gagawin namin dito sa coins na to. Ganito ang gamit niyan, etc., etc. So, tas binibenta nila sa mga investors. Medyo marami hong naipit dito sa mga altcoins, no? Kasi nga sobrang dami niya. Maraming naipit ho dito. Kaya para sa akin, iwas-iwas ako sa altcoin. Mas gusto ko dun sa mother, oo. Kasi hindi naman lilipad lahat ng yung mga altcoin ko, hindi lilipad yung nanay. Ayan, ha. Ayan, Tita Rose, ha. Yun, ako, wala na pala. Tapos na pala. napahaba ang ating kwentuhan. So, mga titos and titas, tomorrow ho ay samahan nyo ako, no? Samahan nyo kaming mga Tito Natics sa ating opening bell live, 9:20 a.m. to 10 a.m. Bantayan natin yung IPO listing. Okay, so paano mga titos and titas, ha? Gabi na. Oo, ginawa na si Tito Vlogs, ha? Magkita-kita ulit tayo bukas. As always, no, trade wisely and God bless you all. Bye!